Have you ever been in love, been into a romantic affair, or been heartbroken? Then, here's your chance now to watch and listen to a love guru who can make you fall or ease the pain in your heart. Hear it from Moments of Love with John Ericsson. Now, live on PEPTV Channel 3 and the Ultimate 105.5 FM. Moments of love, close beside you in the warmth of the light, all through the night. Here's the music right now coming from Journey, and this is Faithfully, right here on the Ultimate 105.5 FM. This is the Moments of Love with John Ericsson, live on PEPTV Channel 3. Good afternoon to you. This is the Moments of Love with John Ericsson. We are being live over PEPTV Channel 3 and the Ultimate 105.5 FM. It's where everybody's happy. My name is John Ericsson. Up to 6 o'clock tonight. I've got some beautiful love quotes right here. And let me just start with some of those beautiful quotes from some of our listeners and viewers. Here we go. Somebody here says, "One sweet part of living is to admit that you have fallen in love with someone you didn't mean to love from the start." That's coming from Cedric James of Pasay City. Thank you so much to you, Cedric, and I'm glad to know that we have also some listeners in Pasay City. Thank you very much. Someone says, "Wag mong itali ang sarili mo sa isang tao na hindi ka sigurado na mahal at importante ka sa kanya. Sadyang may mga taong magaling magkunwari at magpaikot kasama na rin ang peking effort." That's come from Jessel from Angeles City. Thank you so much to you, Jessel. And we have another one. "If a person doesn't love you anymore, then there is no more reason for you to stay. The only way to stop hurting is to stop wanting. And the only way to stop wanting is to start accepting that the person is probably not the same person you used to know." There we go. Thank you so much. Let's see. We have a love problem right here. "Hi, Kuya John Ericsson. I am Mitch Canlas from Concepcion, Tarlac. Madalas po kaming nag-aaway ng asawa ko sa maliit na bagay. Lagi pong negative ang iniisip ko sa kanya kung may iba po siyang mahal. Tuloy, pakiramdam ko ay wala na akong saysay sa mundo. Sana po ay matulungan ninyo ako. Thank you." Okay. Well, Mitch, nawawalan ka lang ng tiwala, no, sa asawa mo kasi puro mga negative, no, yung mga sinasabi mo sa kanya. Bakit naman sumasagi sa isipan mo na meron na siyang ibang mahal? Siguro mas higit na kailangan mo ngayon ang magtiwala sa asawa mo. Remember, pinakasalan mo ang asawa mo dahil mahal mo siya. Pinakasalan mo siya dahil pinagkakatiwalaan mo siya at alam mong magiging maligaya ka habang kayo ay magkasama. Kung ganito ang mga bagay na iniisip mo, like for example, nawawalan ka ng tiwala sa kanya, no? At puro mga negative ang mga iniisip mo dahil, yun nga, gaya na sinabi mo, baka meron na siyang ibang mahal. Hanggat wala kang basihan para isipin mo yan, dapat tanggalin mo yan sa isipan mo. Unless na talagang merong mga bagay na nakikita mo sa kanya na talagang masasabi mo na kaduda-duda. If ever na ganun man ang nangyayari, no, at meron kang mga bagay na kaduda-dudang na nakikita sa kanya, siguro you have to investigate first at alamin mo muna kung ito ay may katotohanan o wala. Mahirap kasi magsabi at mag-isip, no, at pagdudahan ang isang taong pinakasalan natin na hindi naman pala niya ginagawa ang ganung bagay. So makakasira lamang 'yon, no? Alam mo, hindi magiging healthy yung inyong relationship kapag ka laging negative ang iniisip mo. Kailangan, syempre, magtiwala ka din dahil hindi magwo-work ang isang relationship kung ikaw o ang isa ay walang tiwala sa kanyang partner. Trust is all you need, no? Dahil napaka-importante ng tiwala. Gaano mo man kamahal ang isang tao,
Pero kung wala kang tiwala sa kanya, eh hindi mag-work ang inyong relationship. So kailangan pagkatiwalaan mo siya. Now if ever nawala naman mga signs na kaduda-duda na mga ginagawa ng asawa mo kung bakit ka nag-iisip, alam mo, nasa sa'yo na diferensya, no? Well, siguro ang dapat mo lang gawin dito talaga, like what I've said, eh tulungan mo ang sarili mo na magkaroon ng tiwala, no? Isipin mo na ang asawa mo na yan ang pinakasalan mo at makakasama mo siya for the rest of your life, eh kailangan magtiwala ka dahil baka mamaya dito magsimula, no? Yung bagay na pwede niyong pag-awayan at pagmulan ng inyong paghihiwalay. Okay lang sana kung totoo ang iniisip mo sa kanya, di ba? At may mga basihan. Pero what if wala naman palang basihan? So ano mangyayari? Parang ikaw mismo, sinira mo na ang inyong relationship. Pero kung ito ay may basihan, I am telling you, kailangan alamin mo muna. Mahirap din kasi naman na nagtitiwala ka sa kanya, no? Pero lingid sa kaalaman mo, eh may mga ginagawa siya. At may iba na siyang minamahal or may iba na siyang pinagkakabalahan. Alright, thank you so much anyway. And we have some more messages right here. This is, I guess, another love problem. Good afternoon, John Ericsson. I need your advice. I am in a complicated situation. Birthday ng manliligaw ko bukas. 2 months na siyang naniligaw sa akin. At gusto ko siya. Pero hindi ako sigurado sa sarili ko kung talagang mahal ko siya. Balak ko siyang sagutin bukas sa birthday niya. Ito lang ang alam kong gift na makakapagpasaya sa kanya. Pero nagtatalo ang isipan ko at ang puso ko. Hindi ko alam kung alin ang susundin ko. Advice naman po para maliwanagan ako. From Jessa ng HN, Nueva Ecija. Maraming salamat sa iyo, Jessa ng Nueva Ecija. Alam mo, ito lang masasabi ko, no? Maraming mga tao ang kuminsan ay nagsisisi is because hindi nila pinag-isipan mabuti, no? Yung kanilang mga naging desisyon sa kanilang buhay dahil napakadali naman talaga mag-decide, no? Pero hindi mo iniisip kung ano mga pwedeng mangyari in the future. If I were you, no? Siguro kahit naman sabihin mo na birthday ng iyong manliligaw bukas and has been courting you for the past 2 months, no? It is not yet enough as a reason for you na kailangan mong puwersahin ang sarili mo para sagutin siya. Gayong hindi ka pa naman sigurado kung talagang mahal mo na nga ba siya o hindi pa. Iba ang ibig sabihin ng gusto sa mahal. Diba? Alam mo, maraming mga tao na gusto natin pero hindi naman natin mahal. What if sinagot mo siya? It's because you want him to be happy on his birthday. Tapos na-realize mo sa sarili mo paglipas ng panahon na hindi mo naman pala siya mahal. So what will happen to you? Sa palagay mo kaya ay hindi ka magsisisi? Well, nandun na ako, no, na alam ko na gusto mong maging maligaya ang iyong manliligaw dahil sa gusto mo siya, no? At gusto mong maging maligaya din siya. Pero kailangan mo pa rin pag-isipan, no? Dahil hindi lang yung pagsagot mo sa kanya ang nakasalalay dito, eh, no? Hindi lang yung gusto mo siyang lumigaya. Dahil ito rin ang pwedeng maging umpisa ng isang bagay na maaring pagsisihan mo sa bandang huli. Wala naman problema kahit na manligaw pa yan ng mahabang panahon, kahit umabot pa yan ng 6 na buwan o 1 taon o 2 taon, no? For as long as na mahal ka niya at ikaw mismo nararamdaman mo na mahal mo siya, well, I guess that's the time, no? Na pwede mo na siyang sagutin dahil nararamdaman mo sa sarili mo na mahal mo na siya. Again, kung wala kang nararamdaman na pagmamahal, eh huwag mo siyang sagutin. Pwede mo naman sagutin after a few months. Hindi naman importante na kailangan sagutin mo ang isang manliligaw dun sa kanyang birthday. Diba? I know na gusto mo siya maging happy, pero there are some ways para maging happy siya on his birthday. Pwede naman kayo mag-date, pwede naman kayo lumabas. So alam mo kung ano yung mga bagay na pwedeng magpaligaya sa kanya as a birthday gift. Okay? As I've said, maraming ways para maging happy ang iyong manliligaw. If you are not yet ready para i-commit ang sarili mo sa kanya, do not force yourself dahil baka mamaya magsisi ka lang sa bandang huli.
It is now exactly 3:33 all over this city. This is the Moments of Love with John Ericsson, live on PEPTV Channel 3 and the Ultimate 105.5 FM. Here we are again. This is coming from someone. No one could actually say that you deserve better, because the best thing that you deserve will always be your choice. All right, that's come from MK. It's funny when you're in love, because no matter how many good-looking and gorgeous faces you see, you still end up admiring the face that only your heart can see. That's coming from Cedric James of Pasay City. Thank you so much to you, Cedric. Anyway, maraming salamat sa iyo, Dominic, ng Kapas Tarlac. It is now exactly 3:57 all over the city. This is the Moments of Love with John Ericsson, live on PEPTV Channel 3 and the Ultimate 105.5 FM. This is the Moments of Love. Good afternoon to you. It's now time for Heart Matters. Share your true-to-life stories of love, wherein hope and healing comes within, on Moments of Love with John Ericsson. Hello everyone, and welcome to the Heart Matters portion, where we feature a letter sender from one of our listeners. Dear John, I'm a regular listener of Moments of Love. I'd like to say thank you for picking my letter as one of your featured love problems in your show. John, I'm really confused and hurt right at this moment, so I need your advice. I'm Abigail from Pampanga. Third year college ako nang makilala ko si Jason. Magkaklase kami sa ilang subjects. John, nung una kong makita si Jason ay hindi ko siya gusto. Kahit na wala namang dahilan para hindi ko siya magustuhan. May itsura naman siya. Sweet at napaka-light lang ng atmosphere pag magkakasama kami ng aking mga kaklase. Naging close kami ni Jason dahil sa same group of friends. At kapag lumalabas kami mga magkakaklase, parang kami ang magka-partner. Though wala namang usapan na ganoon between us, pero parang naging normal na yon sa amin ang ganoong sitwasyon. And as time goes by, we became closer. And our friends labeled our status as MU, or we have a mutual understanding. But then eventually, he formally asked me if I could be his girlfriend. At first, I was hesitant dahil hindi ko naman mahal sa Jason. That time, I was so young and adventurous. I don't really know the reason why I said yes. Maybe because we're already used to the company of each other. And at the same time, I want to know how it feels to be in a relationship. The feeling of having a boyfriend. John, we were tagged as college sweethearts. Wala na akong mahihiling pa. Masaya kami, minahal niya ako, at inalagaan. Hanggang sa ang relasyon namin ay lumalim, at iyon na ang hudyat na seryoso na nga kami, at hindi na lamang ito isang biruan. Pinanindigan namin yon, John. At doon ko naisip na siya na ang lalaki para sa akin. Ang lalaking bubuo sa aking pagkatao at makakasama ko till I grow old. John, we've been together for almost 4 years at naging okay naman ang lahat. Not until he decided to work in London. At first, I was hesitant. Dahil alam ko na very small ang chances
para ma-survive namin ang aming relationship dahil sa layo namin sa isa't isa. But though I admit that it might be the end for both of us, still, I willingly took the risk in letting him fulfill his plans for his family and of course, for our future. At nung nasa London na siya, John, our relationship stayed the same for quite some time. But eventually, went out of hand dahil may nakilala siyang bago. I learned about this when the girl posted their pictures on Facebook. Ang sakit nung makita ko yon, John. The fact that kami pa ni Jason. Seeing those photos, I decided to call him and let him explain those things. Kasi nandun pa rin yung feeling ko na baka kaibigan lang ngayon. Kahit na sinasabi sa akin ng mga friends ko na kailangan ko na siyang kalimutan at mag-move on. Still giving him the benefit of the doubt. And I don't want to believe the facts right in front of me. Dahil mahal ko siya. Mahal na mahal. And I'm desperately hoping na hindi niya kayang gawin sa akin yon dahil mahal niya ako. I talked to him and he said na close friend lang ngayon at nagkukulitan lang sila. He even assured me that I am the only girl in his life. Naniwala ako, John, not until I saw more photos of them cuddling and kissing sa FB ng girl. I was so hurt and I even tried to end my life because I really don't know how to handle things like that. It broke not only my heart, but my entire life. All my dreams and plans for us were shattered into pieces. I broke up with him, John, and I'm trying to help myself to stand and move on. 2 weeks after we broke up, the girl posted another status saying, "We are officially together." John, that was so painful. Sobra ang sakit ng naramdaman ko nung time na yon. And I really don't know how I survived that. But I was able to recover from that tragic stage of my life. John, I moved on. And I had few relationships, but they didn't last. Because honestly speaking, sa Jason pa rin ang hinahanap ng puso ko. 2 years had passed and I was totally healed. I worked and met different kinds of people and made new friends. I was happy with my life. Not until malaman kong uuwi na si Jason from London para magbakasyon. Hinanda ko na ang sarili ko, John. I even practiced what to say and how to act if ever our paths will cross again. I know I was fully prepared and firm na wala na talaga siyang halaga sa buhay ko. John, nag-set ng date ang hipag niya na makipagkita sa akin just to hang out. At pumayag naman ako dahil I'm still close to them. I said yes, pero sa isang kondisyon na hindi ko makikita si Jason. At first, gusto niya na sa bahay nila kami makikita. But I refused. Then to make it short, I said yes and we set the date and place. John, the day came and without knowing, I was trapped in a situation na pinaka-aayaw ko. Lumabas si Jason somewhere holding a bouquet of flowers and chocolates. I was stunned, John. Hindi ako nakapagsalita. Ni gumalaw. Hindi ko nagawa. I just stared at him. And after a few seconds, I was able to recover from the shock. Lahat ng pinaghandaan ko, John, nabaliwala lang pagkakita ko kay Jason.
everything vanished. In an instant, all I felt was love. And I admit, I missed him so much. We spent the days happy knowing he has a girlfriend in London. We took time to patch things up. Kahit maaaring wala itong patutunguhan. John, nasasaktan ako dahil alam kong sandali lang ang ligayang nararanasan ko ngayon. But I took the risk. Bahala na. Yan ang naging motto ko. Then the time came na kailangan na niyang bumalik sa London. And before that, nag-send pa ng message para sa akin ang girlfriend niya sa Facebook saying na magpakasaya ako at babalik na si Jason sa kanya. Ang sakit-sakit, John. Parang dinurog ang puso ko. Alam ko na bumalik na naman ako sa zero. At hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin pagkatapos nito. We said our goodbyes. And he even said na hintayin ko siya after 5 years. John, hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin. Kailangan ko ba siyang hintayin? Kailangan ko ba siyang paniwalaan? Gulong-gulo ang utak ko, John. Namimiss ko siya. And it really gives me pain every time na naaalala ko na magkasama na sila ng girl na yon. Please help me, John. I'm desperate. And I really need your advice. Thank you very much for reading my letter on Moments of Love. God bless. Sincerely yours, Abigail. Kapag ako ay nagmahal, isa lamang at wala nang iba pa. Abigail, thank you for writing me your letter. And thank you for trusting me. I'm glad that you're one of the regular listeners of Moments of Love. It is truly great to be in love, lalo na kapag alam mong kasama mo siya. It gives us inspiration and different kind of happiness. Pero kung minsan, nagbibigay din ito ng kalungkutan at kirot sa ating puso. With your situation now, alam kong nasasaktan ka rin at nahihirapan, especially when you still love the person who is so far away from you. At lalo pang nagpapasakit dahil kahit sinasabi niyang mahal ka niya, ay alam mong may iba siyang kasama. Abigail, kung minsan may mga pagkakataon na kailangan din nating masaktan para ma-realize kung tama ba ang nangyayari sa atin at kung karapat-dapat ba na maranasan natin ito. I know that you're just one of the many people in the world who are looking for love and true happiness, particularly from the person who is so special to you. Pero paano kung ang taong ito na dapat sana'y nagpapasaya sa'yo at nagbibigay ng inspirasyon, ay siya rin nagbibigay sa iyo ng kirot sa puso habang siya naman ay minamahal mo. Abigail, remember that if this love is just giving you pain, fears, discomfort, or sadness, no matter how much you love him, and no matter how happy you are when you're together, still, we cannot say that this is love. The question is the happiness you feel when you are together real? May peace of mind ka ba at wala kang worries? Hindi ka ba worried kung may kahati ka sa kanya? Nararamdaman mo ba na secured ka sa kanya? And are you sure that he really loves you? So those are just some of the questions that need honest answers from you.
Abigail, sa isang relasyon na walang katiyakan at puno ng pangamba, kailanman ay hindi magbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan. Especially when you know that you're not the only one in his life. Yes, you were happy being with him during the days when he was on vacation. But deep inside you, you know you're scared. Dahil alam mo, ito ay pansamantala lamang. Dahil alam mo rin ang possibility na may iba siyang minamahal. Abigail, it's just you who can feel kung may katotohanan ang mga nakita mo tungkol sa kanila ng babaeng kasama niya sa London. I know na alam mo pa rin kung ano ang dapat mong paniwalaan. But it was also you who said that he has a girlfriend there in London. Kahit hindi man niya inamin sa iyo ang tungkol dito, alam mo pa rin at ramdam mo ang nangyayari. Abigail, you can always take the risk if you want. But what is the point of waiting for him for 5 years when you know he's there with somebody else? I can't see any valid reason why you should wait for him for 5 years. I think you're just being overwhelmed by your emotion dahil mahal mo pa rin siya hanggang ngayon. But would that be enough for you to expect and wait kahit alam mong may iba siyang kasama doon? What if you have waited for 5 years, then nothing happens? Don't you think that's a waste of time in your life? Abigail, there's nothing wrong in waiting for the person we love. It is always okay to wait when we have valid reasons. But there's never a reason to wait if the person we are waiting for is committed to someone else. Where is the genuine love there? Nasaan ang respeto niya sa iyo at sa pagmamahala ninyo? I don't think na kapag mahal ka ng isang tao ay gagawin niya ang ganito. Abigail, don't allow yourself to be manipulated by anybody else. May sarili kang pag-iisip at hindi ka dapat nagpapatalo sa anumang nararamdaman mo, lalo na kung ang lalaking minamahal mo ay may iba nang kasama. Abigail, kahit na mahal mo ang isang tao, hindi pa rin sapat na maging dahilan ang bagay na yan para umasa ka kung siya naman ay committed sa iba. Sometimes, kailangan din natin gamitin ang utak natin at hindi lang ang puso ang laging dumidikta sa atin, dahil baka tayo rin ang masaktan at magsisi sa bandang huli. Hindi lang sa Jason ang lalaking pwede mong mahalin at magmamahal sa iyo, Abigail. As I always say, there's a lot of fish in the ocean. If you would only try to give yourself a chance to open your eyes and your heart for somebody else, I know you'll find someone who will replace Jason in your heart. So start moving on. Remember, you're the one who's in charge in making your decision. And it is also you who will suffer in the end and feel pain for the wrong decision you have made. Thank you very much, Abigail, for sending your letter to Moments of Love. Good luck.